Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Singawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsingawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Anupat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y mula, ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwinawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay magawitan. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga. Ngunit kinakaligtan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuhutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat ng ating tagasubaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot
ng ating live streaming. Mapayapang umaga sa inyong lahat. Purihin natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang kaniyang kadakilaan. Ngayong araw na ito ay atin pong ginugunita si Santa Rosa de Lima, isang dalaga, ang unang santa ng Amerika. Siya rin ang patrona ng Timog Amerika at ikalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Alam po ninyo, kalimitan ay nalilin lang tayo ng isang kagandahan dahil sa kaniyang panlabas na anyo. Malimit na aakit agad tayo sa pisikal na kagandahan. Kung baba, mabilis ma-attract ang ating mata sa ganda ng ating mga nakikita. Kapag may nakita tayong magandang damit, magandang kagamitan, magandang sasakyan, magandang bahay, magandang mukha, ay agad-agad tayong naaakit. Subalit ang lahat ng ito ay panlabas lamang. Ang tunay na kagandahan ay iyong hindi lamang sa panlabas, kundi mas higit ang kagandahan ng kalooban. Ito ang itinuturo sa atin sa ating pagbasa sa araw na ito. Sinabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Pinatutungkulan ng ating Poong Jesus Nazareno ang mga tagapagturo ng batas, ang mga eskriba at mga pariseyo. Malimit silang gumagawa ng mga bagay upang magpa-impress, upang pukawin ang atensyon ng mga tao, upang sila ay parangalan at papurihan. Isang halimbawa dito ay ang pagbibigay ng dinosyon o tinatawag ding tithing. Alam po ninyo, consistent sila sa pagbibigay nito. Ngunit para bagang hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Dahil paglabas naman nila sa bahay dalanginan ay hindi sila marunong magmalasakit, magbahagi at makiramay sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Kaya nga sa unang tingin ay lubha silang kinalulugdan, subalit iba naman pala ang nilalaman ng kanilang kalooban. Kaya ang tanong mga kapatid, kagaya din ba tayo ng mga pariseyong ito? Mas abala ba tayo sa pagpapaganda ng ating pisikal na anyo o imahe? Samantalang maraming tao sa labas ng ating mga bakuran ang nangangailangan ng ating mga tulong. Mas mahalaga ba sa atin ang sasabihin ng ibang tao kesa sa kagandahang loob na dapat mayroon ang ating mga puso? Sa araw na ito, bigyang pansin natin ang buhay ni Santa Rosa de Lima. Bagamat malarosas ang kagandahan ng kaniyang mukha at ang kutis niyang kumpara sa ningning ng asukal, ay kasing ganda rin naman ito ng kaniyang kalooban. Hindi niya ginamit ang kaniyang kagandahan para parangalan ng kaniyang sarili. Alam po ninyo, bata pa lamang si Santa Rosa
ay kinakitaan na ng kakaibang kakayahang magtiis sa anumang tindi ng hirap at sakit ng kalooban at katawan. Sa lahat ng ito, tanging ang Panginoon ang kaniyang kaagapay, sapagkat ang paghihirap ng poong Jesus Nazareno ang kaniyang pangunahing inspirasyon. Siya ay masunuring anak, at alam po ninyo, noong siya ay magdadalaga, lalong lumutang ang kaniyang kagandahan. Kaya naman maraming binata ang nabighani at naakit sa kanya. Subalit, sa kabila ng papuri na kaniyang natanggap, kaniyang tinalikdan ang pang-aakit ng kamunduhan, at upang lumayo ang kaniyang mga manliligaw, kaniyang pinagaspang ang kaniyang mga mukha at kamay at ginupit ang kaniyang mahabang buhok. Mahirap talikuran ang kamunduhan, ngunit nagawa ito ni Santa Rosa de Lima. Dahil sa kagandahan ng kaniyang kalooban, itinalaga niya ang kaniyang sarili upang paglingkuran si Kristo at ang kaniyang kapwa. Mas pinili ni Santa Rosa ang Diyos kaysa sa komportabling buhay. Kaya naman ngayon ay kinikilala natin hindi lamang ang kaniyang pisikal na kagandahan, kung hindi ang kagandahan ng kaniyang kalooban. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating pakatatandaan na kinalulugdan ng Diyos ang isang taong may mabuting kalooban. Hindi interesado ang Diyos sa ating pisikal na kaanyuan. Interesado siya sa kung ano ang laman ng ating mga puso. Kaya ang tanong, sino at para kanino tumitibok ang iyong puso? Para lamang ba ito sa iyong sarili? O una't higit lahat, para sa Diyos? Amen. Purihin at dakilain natin ang Panginoong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang bayan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na kaniyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kaniyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kaniyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taus-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa
naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo nang may kababaang loob at katapatan sa mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay maging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo ng katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manahan kang ligtas sa lupain,
kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos umanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sinang. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo-salo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatay na ay sagisak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.